Itong video ito guys ay magre-range lamang ng 3 minutes no, ang pag-uusapan natin. Yung pagkakaiba ng criminal case sa civil case. So, napakagandang topic, no? Normally, ang nakakatakot dito yung criminal case. Ah, that's it. Kung kayo ay ngayon lang na kapunta sa aking channel, no? Kung nga pala ang inyong lingkod, ako ang inyong online criminologist. Pulisya ko. Maraming salamat guys sa inyong pag-follow and pag-subscribe sa ating channel, no? At ni-encourage po kayong mag-members para sa legal assistant. You can call or text. Normally, from 8 a.m. to 11 a.m. So, open po tayo sa mga tawag. Okay? So, maliit lang naman na pagkakaiba, no? Ano ba itong criminal case? So, ang criminal case, guys, ang ending nito, mayroong pagkakulong. O, take note, ha? Mayroong pagkakulong. Depende sa kaso kung ilang taon at mayroong fine. So, both combination yan. Pagkakulong and fine kapag nahatulan ang respondent. O, ang ganda, respondent, diba? O, suspect. At dito naman sa civil liability or civil case ay ang ending nito kapag nag-final orders na, pwedeng, siyempre, comes to worst scenario, fine. So normally, ang civil case ay yung mga lupa, yun, property, civil case yan. At kapag napatunayan ng hukuman na siya pala yung may-ari niyan, valid yung complaint niya, ang final order nito is rewards doon sa nanalo. Yun po ang civil case. Ha? Kaya kapag kayong mag-alala, sa tulad mo na wala namang property o wala namang hahabulin na civil na kaso sa civil case, wala silang mapapala o sa exempted kayo sa civil case. Oh, maano tayo, mapalad tayo kasi hindi tayo magkakaroon ng civil case kasi wala naman tayong hahabol. Wala silang hahabulin sa atin. Okay, walang property. Wala ding ibang pagpupuntahan yung sahot. Kasi sheriff, wala silang masisheriff, no? So, yun guys, yung pagkakaiba, no? So, sa mga gustong magtanong, thank you at nag-follow kayo sa ating page at ini-encourage ko kayong mag-member sa ating YouTube channel para sa yung monetary support. So, thank you and see you again in my next video.